pinakamainit na panahon ang mararanasan ng buong mundo sa loob ng 5 taon ayon sa pag-aaral ng United Nations. Sa mga panahong yan, posible ring dumalas ang pananalasa ng mga malalakas na bagyo. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Uulan sa umaga, iinit sa tanghali, at uulan na naman sa gabi. Ang ganyang pabago-bagong panahon ngayon, dulot daw na easterlies o yung hangin nagdadala ng mainit na panahon na nagpapaulan lalo na sa hapon. Galing kasi siya sa karagatang Pasipiko and then tatawid dito papunta sa atin. So may daladala siyang moisture and yun yung alinsangan pa rin na daladala niya na nagkakos ng thunderstorms din. Dahil sa pabago-bagong panahon, nauuso tuloy ngayon ang iba't ibang sakit gaya ng ubo, sipon at trangkaso. Yun nga, nagiging susceptible tayo dun sa infection. Yung mga mikrobyo mabilis dumami dyan pagka humid masyado. Ang ice cream vendor na si Dante, 3 araw natigil sa trabaho dahil sa trangkaso. Oh, naabot ako ng ulan, init. Sama pala yung ganun. Yung bilad ka tapos abutan ka ng ulan. Pagdating ko, nanginginig ako, nialamig. Payo ng doktor para maiwasan ang pagkakasakit, dalasan ang pag-inom ng tubig at palakasin ang immune system sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamins, pag-ehersisyo, pagkain ng masustansya at magkaroon ng sapat na tulog. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng ideklara ang pag-ulan sa kalagitnaan ng Mayo o pagsapit ng Hunyo. Pero, sasabayan pa rin daw ito ng mainit na panahon. Sa forecast ng PAGASA, 32 mga lugar kabilang ang NCR ang posibleng makaranas bukas ng 42 hanggang 46 degrees Celsius na heat index o yung init na ramdam ng katawan. Pasok yan sa tinatawag na danger level. Posible ito no, na mag-cause ng heat cramps at saka ng heat exhaustion. And even yung heat stroke is also probable at that level. Base rin sa pag-aaral ng United Nations, ang taong 2023 hanggang 2027 ang magiging pinakamainit na panahon sa buong mundo. Sa tansya ng UN, malalampasan nito ang record na pinakamainit na temperatura noong 2016. Dahil daw yan sa pinagsamang epekto ng greenhouse gases at El Nino. Pangamba pa ng PAGASA, posible ang malalakas na bagyo sa loob ng 5 taon. Then we're expecting yung mga at least umaabot ng mga signal number 4, mag-i-increase yung occurrences nila, more damaging na winds na daladala nito. Those are factors that could increase yung risk na flooding. Magiging malaki rin daw ang epekto nito sa ating kalusugan at maging sa supply ng pagkain na tubig, kaya dapat itong paghandaan. At isa raw sa simpleng paraan na pwede nating maiambag? Bawa yung simpleng pag-segregate lang natin ang basura natin that could minimize sana yung methane emissions natin, no? And even yung paggamit natin ng public transport, we can reduce yung CO2 emissions. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.